Good morning sa inyo lahat at our second day here in Baguio City. So today's agenda is pupunta tayo sa Strawberry Farm sa may La Trinidad Beckett. Kaya from here dito sa Travel Light Express Hotel, magtitake na lang kami ng taxi papunta doon. It took mga 30 to 45 minutes yung nakita naming travel time. Strawberry Farm sa La Trinidad Beckett, isa nga rin po itong pinupuntahan ng mga turista. Mag-aabang na lang po kami ng taxi dito, kaya I'm quite sure how much yung fare. Pero rest assured, ilalagay namin dito sa screen yung magiging pamasahin natin from here sa hotel papunta sa La Trinidad Strawberry Farm. Okay mga kabiyahe, by the way, ayan po ang ating hotel, Travel Light Express Hotel. Tapat po niyan, nandiyan po yung Baguio City Hall po nila. Ayan, tawid na tawid lang. Sa taas ng hotel namin, nandiyan yung Yellow Cab. Ayan, oh. Diba kung gusto nyo mag-pizza, Yellow Cab. Sir, La Trinidad Beckett sa may Strawberry Farm. Okay po. Hindi ko tayo sa lolong dadaan ah. Traffic po ba? Ginagawa yung kalsada dyan. Oo nga, sabi nga ng reception ko eh. Sa lolong. Oh, no. Ah, okay. Mga ilang minutes po ang travel time from here papunta ho doon? Mga dapat yung 25 din. Ah, 25. Pero pag dyan ha, isang oras na higit. So, yung dadaanan natin is Lolong. Anong street? Lolong. Ah, Lolong. Lolong. Okay, ingat po. Salamat. Thank you. Okay, nandito na tayo sa La Trinidad Strawberry Farm. Okay, ayan. Okay, sige. Siya ka sa kamar. Sige. Tawid tayo, tara. So, okay, pagdating dito sa La Trinidad, Kung gusto yung mag-CR, meron naman CR dito. Kaya sabi ni Mrs. mag-CR muna sila. Tara, dito tayo. Okay mga kaibigan, so nandito na tayo sa Strawberry Farm, La Trinidad Beckett. Ayan, bali kakatapos lang ng mag-CR si Mrs. So dito may CR sa harapan. Then meron din CR din ho doon. Ayan, hanapin lang namin yung pinaka-entrance ng Strawberry Farm. Okay. Sige, so tingnan natin ang Strawberry Farm, La Trinidad Beckett. Natin na, ito na dito. Ah, ito. Ah, dito po yung entrance. So, pero ano, sige po, tingnan lang namin. Oh, sige po. Pinakadulo ha. Ah, sige po. Thank you. Ayan. Ayan po. Ah, ito na ang Strawberry Farm. Mga kabiyahe, may nakausap po tayo mga kababayan natin sa harapan ng Strawberry Farm dito. Yes. Ang season talaga ng Strawberry Farm dito sa La Trinidad is December. Kaya parang wala akong nakikitang mga bunga ngayon since October pa lang. Ayan, ito makikita nyo rito, ipapakita ko. So ayan. Ayan. So tinatakpan nila. Parang wala pang bunga sir, no? Wala or, po sir. Wala talaga? It's coming December. Hasta December pa po? Opo. Mm-hmm. Ayan. Sige po. Yan. So ito yung Strawberry Farm natin. So wala pa nga no. Unfortunately, wala pa talagang bunga. Hindi pa season eh. Sad life. Oo. Ayan. So ito, at least naipakita namin sa inyo mga kabiyahe. Pagpupunta kayo ng October, ayan, ito lang yung madadatnan nyo rito. So ito yung mga strawberry natin dito. Wala pang mga bunga. At December daw ang talagang season ng strawberry po. Oh, ayan.
Ayan yung halaman. Ayan yung strawberry. Ayan. But unfortunately, wala pa nga mga bunga. December pa daw. Ayan. So, eto na. Nandito tayo sa La Trinidad Strawberry Farm. Ayan. Pero kahit pa paano, mga kaibigan, at least, nakapuntao tayo dito sa La Trinidad Benguet Strawberry Farm. Kitang-kita nyo yung hillside. Ayan, napakaganda ho. Mainit, but yung simoy na hangin is malamig. At yung pagbiyahe natin dito ay talagang ibang klase. Merong uphill, may downhill. Yun po yung mga experience nyo. And by the way po pala, yung price po ng taxi namin from the hotel papunta dito is sinabot ng 230. Ayan po. So, ito ang sitwasyon natin ngayon dito sa La Trinidad Benguet. Walang strawberry tayong mapipick. Okay, sorry. Walang strawberry, Tiffany. Ano yun dito? Wala. Oh, mga ano pa lang yan. Plants pa lang. Mga maliliit na plants pa lang. So, wala pa. Shoes dirty. Oh, it's okay. Oh. Okay. So, siguro, ano? Picture-picture na lang kami rito sa La Trinidad dito sa Benguet, sa Strawberry Farm. After nito, punta na natin yung ano, yung nadaanan natin, isa rin sa tourist spot na kilalang tourist spot dito sa Baguio, yung Igorot Stone, yon. Tingnan natin. I'm not quite sure yung full name, but nadaanan natin at maraming mga turista kanina. Kaya pupunta na lang namin ho yun. Okay, sige. Picture-picture lang muna kami rito. Paglabas sa paglabas ng Strawberry Farm, makikita nyo rito sa may area ng kalsada ho natin. Nandito yung mga ayan, souvenir at saka yung mga strawberry products nandito rin. Ayan, yung mga pasalubong. Ayan, kompleto dito, marami. Ayan, strawberry jam, strawberry buo, obi jam, nandiyan. Pili nuts, nandito rin lahat. Ayan, dito lang. Marami yan dito. Marami yan sila. And meron din silang binibenta rito mga special strawberry and avocado ice cream. Nandiyan din po. Okay, mga kaibigan. So, pupunta na tayo sa Igorot Stone Kingdom at travel time natin dito mga around from here sa Strawberry Farm papunta dito sa Igorot Stone Kingdom is mga 10 minutes to 50 minutes. Ayan, mag-aabang na lang po tayo ng taxi ulit. Okay, so katulad na sinabi ko po sa inyo, dito sa harapan ng Strawberry Farm marami rin po mga souvenir shops, mga bilihan na mga strawberry jam, mga strawberry products. Sa kabilang kalsada, marami rin po. Ayan. Ayan, marami kayo pagpipilian po dito. Ayan, but unfortunately, yun nga po, wala po tayong nakuwang strawberry ngayon. At December pala ang panahon ng strawberry po dito. Okay, sige. Punta na tayo sa Igorot Stone Kingdom. Okay. Igorot Stone Kingdom. Dami turista. Okay, nandito na tayo sa Igorot Stone Kingdom. So, yan, from Strawberry Farm hanggang dito. Took mga 10 minutes, parang 15 minutes, less than. Tapos, some price po ng taxi po natin is 155. So, ipapakita ko lang sa inyo yung pinaka-rates dito po sa Igorot Stone Kingdom. So, ito yung rates. For adults is 100 pesos. For kids, 4 to 12, 80 pesos. Senior, PWD with ID, 80 pesos. Yan. So, ito yung mga guidelines po natin, syempre. Okay. Sige. Okay. Lakad na tayo. Igorot Stone Kingdom, Baguio City. Yan. Okay. Akit tayo. Nauna na si Tiffany. Okay, dito. Ah, sa pagdating sa taas, ito na, yung ticket booth. And ito yung ano, yung mga souvenir items. Okay, bili ka namin ng ticket natin. So,
one representative per group. So, si Mrs. na ang bibili ng ticket natin. Okay. So, dito na tayo sa taas ng Igorot Stone Kingdom. Ayan, kasama natin si Tiffany and si Mrs. So, dito pa lang. Nakita natin yung sobrang dami na ng turista. Ayan, na gustong bumisita ho dito sa Igorot Stone Kingdom. Ayan, grupo-grupo talaga. Ang dami. Okay, got our ticket. So, ito na. Ito po. Thank you. Okay, pagka-present ang ticket, tatatakan kayo. Ayan. Okay, tara. Lakad na tayo. Let us explore Igorot Stone Kingdom. Yan yung mga Igorot na yung dati-dati pa na Egypt? No, dito sa Philippines. Sa atin. Philippines. The early people. Okay, let us explore Igorot Stone Kingdom. So mamaya-maya mag-picture tayo doon sa harapan. Okay. Ay, may kabayo. Oo nga, may kabayo. Ayan. Eh, pwede kitang picturean dito, anak ko. Oh, meron din St. Bernard na dog na pwede kayong mag-picture-picture din. Parang katulad sa Mines View Park. Ayan, pakita ko. Ayan. May dalawa yung aso. Ayan. May St. Bernard. Then, ito yung mga, ano, yung mga statue natin. Yung mga Igorot. Ayan. So, may mga horse din dito. If you want to take a picture, ayan. Then ito, may souvenir shop din dito. So yan, pwede natin akitin yan hanggang dun. May bridge. May mga pine trees din sa taas. Nag-picture-picture na kami dun sa ibang mga ano, mga statue ng mga Igorot. So ito, meron pa. Meron pa rito, ang dami. So may mga souvenir shops. Ayan, dito. May mannequin na pwede ka mag-picture, 30 pesos per head. Dad, ano yung sabihin yung symbol? Ah, sa Igorot yan na. Sa mga Igorot yung dating mga people. Ah, mga tribe. Ayan. Ayan, oh. See, this is the ano, Igorot Stone Kingdom, anak. Oh, see, tinan mo. Wow, ang ganda, no? Ito yung panorama. Oh, ang ganda, no? So, yung anak ko, sobrang na-amaze siya sa mga nakikita. Okay, ganda oh. Ito na yung Igorot Stone Kingdom. Let's cross the bridge. Wow, ang ganda. Wow. So may mga part dito na ginagawa pa mga kabiyahe. Dandaan na ka, madulas. Wala diyan ba 'yan? So I think dito meron, no. Pwede. So may part dito pwede ka rin mag-picture dito. Wait, Dad. See? So, dito sa area na to, dito tayo pumasok. Ayan. So, nandito yung bridge. Ayan. Medyo kumakapal na yung fog dito sa area ng, ano, ng Igorot Stone Kingdom. Diyan. Diyan. Basta lakad lang. Akyat. Ayun, ang ganda. Sulit-sulit sila dun. Ayan. Dapat pala dun tayo sa magdun. Hindi, okay na. Dito, mas maganda rito. Ganyan talaga. Ah, meron din dun, oh. Wow, yun pa, oh. Okay, lakad tayo dito. Ayan po. Okay, so, next stop. So, tingnan natin dito. Ayan, medyo mataas na to. Dito, ayan. Kitang-kita, oh. Wow. Wow.
Okay, another view. Wow, ang ganda oh. Pataas ng pataas na tayo dito sa Igrot Stone Kingdom. So, doon tayo galing. Dito tayo umakyat. Wow, ang ganda, no? Ang ganda. Sa mga first time at gustong umakyat dito sa Baguio, mga travelers po natin dyan, try to consider this sa Igrot Stone Kingdom. Okay mga kaibigan, mga kabayan. So nandito na tayo sa pinakatuktok ng Igrot Stone Kingdom. So you can see, dun po tayo galing eh, no? Dun, sa kabilang side. So dito, yan. Nandito na tayo sa pinakatuktok. At kitang-kita, I hope na makita nyo sa screen yung kapal ng fog na naman. Makulimlim at malamig yung simoy ng hangin dito sa area ng Igrot Stone Kingdom. So, pag ho kayo nagawi ho dito sa pinakatuktok dito sa kabilang side ng ano, Igrot Stone Kingdom, meron po rito mga kainan o mga wide selection ng mga pagkain. Ito po yung kanilang mini food court po. May mga nagbebenta po rito ng mga Korean food, yung bibimbap, meron din po, sa likod ko meron din po mga corn dog, Master Siomai, nandito rin po. At talagang hindi po kayo magugutom once you visit the Igrot Stone Kingdom. Okay, itour ko kayo mga kaibigan, mga kabiyahe. So dito, meron ditong shawarma, corn dog. Ayan. Ang price po nila rito, nasa range ng 75, 65 pesos, 55. Ayan. Meron tayong beef shawarma rice, nasa 85. Shawarma burger, nasa 55. So meron din tayong mga ano, mga corn dog na. Ayan. Mga classic. Nandito. So dito, dito kami pumuesto. So, lakad tayo dito. Meron din ditong mga yan, take off milk tea. Meron din tayong Korean. Ito mga Korean na pagkain ho dito. Yan, sangyup balls. Nasa pork, yung pork nila 155, yung beef 169. Bibimbap, chicken, pork, beef, yan po yung presyo. Yan. Then ito pa, may mga drinks, soft drinks. Yan, meron din dito mga hot dog, lumpia, kikya, fishball, turon, nandito rin. Okay, pagbaba dito, ang tawag po pala dito sa kanilang mini food court is Inarita Food Court. Yan. Ah, name in memory of my mother who was a seed vendor in the Baguio. Ah, public market. Ah, okay. Okay, so ang siguro ang nagmamay-ari nito is si Mr. Pio Velasco. Ayan po. Okay, ang galing, no? Okay, sige. Pagdating dito naman sa baba, meron din ditong Master Siomai. So, Master Siomai, nandito. Ayan. Ay, ito candy to, diba? Strawberry candy. Ayan, no? Yes po! Magkano po dito? 100 po. 100 pesos dito yung parang strawberry candy. Ayan. Tapos ito, Master Siomai. Ayan. So, ito ang kanilang Inarita Food Court. Dito lang po sa pinakataas ng Igrot Stone Kingdom. Ayan po. So, dito tayo galing. Ayan. At nagpunta rin tayo dito sa kabilang side. Umakyat lang po kami. Medyo parang maze lang talaga. Ayan lang. Ingat lang sa pag-akyat, sa pagbaba. At talagang sometimes medyo madudulas ka lang ng konti, medyo quite na madadapa lang ng konti, pero but ingat lang po sa mga kababayan po natin na gusto pumunta dito sa Igrot Stone Kingdom. Yun lang po. At sa mga ano, sa mga seniors po natin, sa mga lolo at lola, yan, at kung gusto nilang experience to, pakiingatan na lang po sila. May mga seniors din po tayo na hindi na kayang umakyat, ay I recommend na huwag na lang ituloy dahil kasi medyo may mga akyat baba po silang gagawin ho dito. Pero ganun pa man mga kaibigan, itong Igrot Stone Kingdom is napakaganda. Must try nyo po ito, lalong-lalo na sa mga first time na bibisita dito sa Baguio City. Ilagay nyo po ito sa inyong bucket list.
Okay, nandito na yung order namin. Let's eat! Corn dog natin na cheese. Magkano ito? 95. So, 95 pesos itong corn dog na ito. Okay. Okay, tapos na tayo dito sa Igorot Stone Kingdom. Bali, saktong 12 o'clock na. Bali, magla-lunch na ho tayo. So, pupunta tayo. Bali, magla-lunch tayo sa Lemon and Olives. Ayan. Sige. I'm not quite sure yung address, pero alam ko yung ano, yung pangalan ng restaurant. Lemon and Olives. Sige, magta-taxi tayo from here papunta ho doon. Para malapit lang yung Lemon and Olives sa may Mines View. Parang pinaggigitnaan lang siya ng Mines View Park at saka Camp John Hay. Okay, sige. Lunch na tayo. So, nandito na tayo sa loob ng Lemon and Olives. Okay, dumating na yung order namin. So, ayan ang makikita nyo. Yung pine trees, napakaganda, oh. Sobra, no?